Hello po sa inyo mga kajansky, kumusta po kayo? At yung araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ibabahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalo pang maka-attract ng good luck na yan sa usaping yaman man o pananapi. So bago po natin simulan ang anumang ritual, ay nais ko lang pong ipromote sa inyo para po sa mga gustong umorder sa atin o bumili ng mga pampaswerte sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga career. Okay, meron din po tayo kapag kung kayo ay mahilig maglaro ng sugal o tumaya ng loto. Mag-PM lamang po kayo sa akin, alright? So ngayong araw na ito, narito lamang po ang ating kakailanganin. So ito po ay kung kayo po ay sa inyong mga negosyo or kung kayo po ay mga negosyante na tila kidalang po ang kita, okay? So para po dumami yung benta natin at para masalo pang siswertehin itong ating mga tindahan o yung ating mga negosyo, ay gawin nyo lamang po ang simpleng ritual na ito. So maganda lamang po tayo ng mga ilang peraso po ng monggo, okay? Tsaka yung isang maliit na paso or yung shot glass mga kajansky, alright? So isang dahon ng laurel at tatlong barya. Tapipisong barya na ito po ay kulay silver, alright? So gawin nyo lamang po ito sa umaga, okay? Between 6 to 8 a.m. So bakit po ang munggo? Dahil ang bunggo po, lingid po sa ating kalaman, ay isa rin po sa mabilis na makapaghatak ng pera, okay? Lalo po sa usaping pananalapi. Ito rin po ay napakamaswerte. And then aside yan ay yung barya, na alam naman natin na ang barya, ito rin po ay mabisa na mag-akit rin ng mga good luck niyan dahil po ito po ay ang ating barya ay bilog kung saan ito po ay sumisimbolo ng eternity. Na ang ibig sabihin ng eternity ay walang humpay na swerte ang mapapasayo. Especially yung ating dahon ng laurel ay alam naman natin na lagi po natin itong ginagamit, itong dahon ng laurel. Ito po ay napaka mabisa sa mundo ng mahika at ito po ay subok na sa iilan na napaka mabisa o epektibo talaga itong dahon ng laurel. So gawin nyo lamang po ang ritual na ito sa parte ng inyong pamamahay na kung saan wala pong mga distraction, hindi po kayo mai-estorbo, okay? So make sure na naka-off ang inyong mga television, ang inyong mga radyo, naka-silent ang inyong mga phone para po kayo ay makapag-focus. So kapag ready na, simulan na po natin yung ating ritual. So dito po sa ating shot glass o sa maliit na baso mga kajansky, okay? So pwede po nating, depende po sa inyo kung ano po yung uunahin ninyo mga kajansky, alright? So pwede nyo pong unahin yung dahon ng laurel. So bago po natin ilagay yung dahon ng laurel, ay lagyan po natin o sulatan po natin ito ng word ng success, okay? Para po tayo ay magiging matagumpay sa ating ritual na ating gagawin. So ilagay nyo lamang po yan doon po sa ating shot glass and then pagkatapos mga kajansky ay ilagay po natin yung ating munggo, alright? Yung munggo na wag naman po yung tama tayong katamtaban lang po mga kajansky, okay? So half lang po yung shot glass na kailangang lagyan natin, hindi po yung punong-puno talaga, alright? Then pagkatapos yung ilagay ay pwede nyo pong isunod yung tatlong barya, okay? So ayun na po, ready na yung ating ritual at ito po ay napaka mabisa lalo na po kung samahan nyo po ng 100% pagtitiwala na palakasin nyo po ang inyong paniniwala. So para mas lalo pang ma-activate ang energy nito ay dasalan po natin. Isang ama namin at isang sumasampalataya ako. Pero kung iba naman po ang inyong reliyon ay wala pong problema. Pwede nyo pong sambitin ang inyong mga sariling dasal. Basta ang importante naman dito mga kachansky ay tayo po ay sincere at tayo po ay taos puso kapag tayo po ay nakikipag-communicate kay universe. And then after nito ay sambitin na po natin yung ating mga kahilingan. So ito pong ritual ay para po sa ating mga tindahan, sa ating mga negosyo or kahit ano pa man, okay? Kung ano pa man yung inyong mga binibenta dyan na kung gusto nyo po na ito po ay magkaroon ng pag-asenso, pag-angat, okay? Para dumagsa po or dumami po ang inyong customer. Sambitin nyo lamang po ang inyong mga intention, okay? At pagkatapos ay i-affirm, i-claim nyo na po sa inyong mga sarili ang mga swerteng darating na ito, okay? Tayo po ay dapat maging positibo, tayo po ay maging successful. Sambitin nyo lamang po ang katagang thank you universe, now I'm ready to receive the blessings. So pagkatapos ito mga kajansky, pasikatan nyo lamang po ito sa sikat ng araw. Okay, gaya po natin ng ating ginagawa dahil ang sikat po ng araw ay napakamaswerte. Ito po ay galing sa kalikasan at ito po ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Ito po ay sumisimbolo ng pag-asa. So kahit ilang minuto lamang po para mas lalo pang ma-activate ang energy nito. And then pagkatapos mga kajansky, ay pwede nyo na po itong ipwesto sa inyong mga tindahan. Pwede nyo po itong ilagay sa tabi ng inyong mga counter o sa inyong mga cash register.
mag-register mga kajansky sa gilid nito, okay? Para masalong ini-invite nito yung mga customer para pumasok sa inyong mga tindahan. At hayaan nyo lamang po ito doon mga kajansky. At habang hindi pa po nangyayari, okay? Huwag nyo pong i-assess yung sarili nyo kung hindi man po agad-agad nangyayari dahil normal lamang po yan. So keep manifest every day. Palakasin nyo lamang po ang inyong paniniwala at ito rin po ay mangyayari. So hayaan nyo lamang po dyan yung ating ritual na ginawa. At kapag nangyari naman po ang isa sa ating kahilingan, okay, ay atin pong i-dispose itong ating munggo ay pwede nyo po itong isaboy or itapon doon sa inyong mga garden, okay? Or pwede nyo po itong ipakain sa manok ninyo, okay? Kung kayo po ay may mga alaga na mga manok. And then ito pong barya, pwede nyo po itong kunin at pwede nyo po itong ilagay sa inyong mga pitaka. Pwede nyo po itong gawing good luck, lucky sign o pampaswerte. At ito naman yung dahon ng laurel, ay sunugin nyo lamang po ito at yung abo ay isaboy nyo lamang po ito doon sa harap ng inyong mga front door o sa inyong mga main door. So yun lamang po ang napakasimpleng paraan pero ito po ay napakamabisa mga kajansky. Dapat po ay kapag gumagawa po na tayo ng itong ritual, mas lalo pa po tayong magsumikap, huwag po tayong maging tamad, okay? Gumawa pa rin po tayo ng aksyon, pagpaplanong gagawin, kung paano pa po tayo mas lalong umangap. So halimbawa po sa inyong mga tindahan, susipin po natin kung ano po yung kulang na meron sa iba na wala kayo, okay? Mag-isip pa po tayo ng iba pa pong mga idea para po na maging unique po ang inyong mga binibenta, alright? So, tandaan natin na nasa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Nasa ating kamay ang tagumpay mga kajansky. So, itong mga pampaswerte ay isang gabay o inspirasyon lamang para mas lalo pang lumapit yung mga swerte na yan. So, ayun lamang po at maraming salamat sa inyong walang sampang suporta dito sa ating channel mga kajansky. I need to say bye now. Give safe everyone. See you again on the next one. Bye mga kajansky.